Yan guys, pag-usapan natin kung paano mag-bills, mag-post ng bills. Bail, bill sa bail, o piyansa. Tagalogin na natin, piyansa. So, kung kayo ay kamag-anak, or asawa, or direct immediate family ng may kaso, or kayo mismo may kaso, ganito ang proseso ng pag-piyansa. Okay, shortcut tala. Tanong, sino ba ang pwedeng magpiyansa? So, kahit sino po, any person, any accused ay karapatan po ng magpiyansa. Pero may mga exemption yan. For example, yung kaso mo ay capital offense. At ang kaso mo ay mabigat, or murder, or iba pang capital offense na sinasaad sa revised penal code, ay hindi po yun pinapayagan mag piyansa, or ang parusa ay reclusion perpetua or habang buhay, unless mag-request kayo ng patunayan nyo na mahina ang ebidensya, o baka sakaling pagbigyan sila, diba? Pero ngayon, tanong, magkano ba ang bayad pagpiyansa? So, ang wala pong amount, so walang specific, depende po yan sa penalty ng krimen. So, bago natin ituloy, unawain muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng bail. Ang ibig po sabihin, in short, hindi ko na i-Englishin, tatagalogin ko na, salitang kanto. Ito po ay provisional release. Ibig sabihin, temporary or pansamantalang paglaya ng akusado. Kung nakakulong man yan, or para hindi makulong. Iyan ang purpose ng bail. Pero may kaso pa rin po. Tuloy pa rin ang hearing. Kaya nga po may mga requirements yan. May mga requirements yan. Bago kayo payagan mag-bail ng court, or ng piskal, or ng judge. So, mamaya, alimin natin ano yung mga requirements. So, yun po ah. Lahat po tayo may karapatan mag-bail bukod doon sa mga capital offense. Yun. Capital offense, example, yung mga murder, yun. At malakas yung ebidensya, yun. Mayroong hatol na tinatantya ng court na reclusion perpetua, o habang buhay na pagkabilanggo. Yun. Diba? Ito guys. Gaano ba katagal ang mag-bill? Bail. So, madali lang yan. Kapag may pasok yung court, within a day, or pwedeng oras lang, pag available yung magsasign, maaaring ma-issuehan kayo ng order of release. Diba? Kung nakakulong man yun. Or maaaring matapos yung sa isang araw yan o oras, kung depende sa kung may pasok yung mag in charge ng judge, or si judge yung mag-aano. Set. Ano pa ba ang mga tanong sa bail? O sige, dito na tayo sa requirements. So yung amount depende po yan sa ano, para malaman nyo yung amount ng bail, hingiin nyo yung information doon. Yung information sa kaso, may nakasulat doon na tinatawag na bail recommended. So ngayon, kung masyadong mataas, pwede kayong mag-request ng pwedeng bawasan. Motion to reduce bail. Pwede po yon. O kung ngayon, kung wala kayong abogado, hindi nyo na kailangan abogado eh. Kayo na lang mismo ang makiusap. Pwede man yon. Hindi mo kailangan maghanap ng abogado para lang mag-bail. Wala yun. Hindi yung abogado magbibigay lang kayo ng guide. Pero kung meron ka ng guide, matik na. Hindi mo na kailangan magbayad. Okay guys, so punta tayo sa mga requirements ng dokumentong kailangan nyo, no? Unang-una, dapat may picture, mugshot, yung may side, tapos harap, body ng suspect, yung mugshot. Ayan ha. Number, una yun, mag-shot. Dalawa, pangalawa ay
certification mula sa iyong barangay or certificate of residency na kailangan do na nagsasabing ikaw talaga ay taga roon. Siyempre, original yon. Tapos, sketch ng bahay mo. Sketch ng suspect from court to bahay mo. Para kung hanapin ka, eh, alam nila. Ayusin nyo, baka mali yung ibigay yung sketch. Ay, malilintik ang kayo. Diba? Ano pa ba? Undertaking. Tiga, may undertaking pa pala to. Na nagsasabing ikaw ay haharap sa korte tuwing may hearing or once na ikaw ay kailangan. Diba? Tapos, after nun, pag nakompleto nyo yan, bibigyan na kayo ng release order. Ano pa pala? Ito habol sa requirement. Prosecution clearance or court clearance. So, ang purpose nun, baka mamaya kasi ang dami pa palang kaso, kaya nire-required niya siguro mag court prosecution clearance or court clearance. And then, after nun, pag ready na lahat yan, so within a day, pwede kayong mag-bail. Siyempre, yung pambayad nyo, siyempre, kung 5,000 yan, 10,000, o kung 20, o kung 50,000, yun. After nun, makakakuha na kayo ng order of release. Order of release. So, kung nakakulong, ay di kakalaya na siya. Ngayon, kung ikaw ay malaya, mananatiling malaya ka, ipa-certified through copy nyo yung order of release, hawak-hawak nyo yan. Kasi pag once na mayroong pulis na mag-aaresto sa'yo, sa ganong kaso, ha, hindi may ipapakita ka, nakapos po ako ng bill. Di ba? Hiwalay yung pag another committed na crime, hiwalay yun, hindi kasama yun. Doon lang yun sa existing mong pending case. Kung may nakumit ka din another crime, another process na naman yun, another bill uli yun, habang hinihiring. Ganun, tanong, maibabalik ba ang bail? Siyempre, kapag na, pero na ipuporfeit yan, pag nagkaroon kayo ng violation, forfeited muna tayo. Kapag hindi ka umatin sa hearing na one time or two times, bibigyan ka ng pagkakataon na court, inunotify ka, in favor of the government, yung bail mo ay forfeited na. Hindi mo na makukuha. At i-issuehan ka ngayon ng warrant. And again, warrant. Diba? So, paano mo maibabalik yung bail? Maibabalik sa inyo yan kapag natapos yung kaso, nasintensyahan kayo, or na-dismiss yung kaso. For example, in the middle of the case, nagkaayos yung dalawang party, nagbayad ka for settlement, so, mawi-withdraw mo ngayon yung bond, yung cash, yung bail mo, provisional fund. Diba? Yung po ang purpose ng ban kung mababalik. Yun na, mayroon na tayong purpose, mayroon na tayong dokumento. So, that's it. So, in take note, still, mayroon kayong kaso na dapat atinan ng hearing. Diba? Hindi po ibig sabihin niyang kapag nag-bill ka, ay wala ka ng kaso. Mayroon ka pa rin kaso. Ang bilyan ay parang garantiya mo lang na kaya nga may mga requirements mayroong undertaking na ikaw ay haharap sa tuwing ikaw tuwing may hearing or any call of court na ikaw ay kailangan kang mag-report. Okay? Tatlong hearing consecutive na wala ka. Both party nire-reklamo, tatlong beses na wala ka, dismiss ang kaso. Magkakaroon, matanalo yung kabila na nandoon. Kaya kung ikaw ay nakakasuhan, ay obligado ka talagang, o kaya kung ikaw din nagko-complain,
obligado ka talagang magkaroon ng appearance doon. Yun mga tatanong, magkano ho ba ang magbayad ng mag-file ng kaso? Actually, yung po, priceless po. Wala pong, actually, yung pag-file ng kaso ay libre lang. O may bayad man, minimal. Magpapaputokopy ka, ng 10 kopya, yun, magbabayad kung gusto mo, magbayad ka ng abogado, yung abala mo, yun ang hindi mabayaran doon, yung abala mo, yung appearance mo, ayun, kung aalis ka ng bansa, other the country ka, siguro, I don't know kung tatanggap eh, kung nakabil ka, parang hindi, kasi may pending case ka, di ba? So, hindi ka makakaalis. Isasolve mo talaga muna yung kaso. Kaya mas maganda, soon as possible, para win-win. Panalo yung complainant, panalo yung kino-complain. In the middle of the court, mag-settlement. So, diba? Mag-settle kayo para matapos na yung kaso, ma-dismiss. So, yan ang lagi kong hindi ko. Since na yan naman talaga ang purpose ng court, pag-ayusin yung dalawang panig. Diba? Pag-ayusin kayong dalawa. Hanggang sa pag nag-ayos na, i-dismiss nila yon. Bibigyan nila ng resolution. So, hindi na aabot sa sentensya. So, yan guys. Hanggang sa muli, my name is Policiaco. At maraming salamat sa pag-iyong pagtangkilik sa ating channel at pag-subscribe and pa-comment na lang po in like para lumakas yung ating video. Alam niyo ba yung likes at comment, ayan po yung nagbibigay ng lakas sa video para ma-recommend siya ni YouTube. At siyempre, yung time ng maraming salamat sa time yung panunood, siyempre kasama yun doon sa criteria ng video para mapunta siya sa video recommended para i-promote ni YouTube yung ating mga video. Siyempre, para tumuloy-tuloy yung ating channel, marami tayong mabigyan ng small nating idea, mapatulog kayo ng mahimbing. So, ayan po, hanggang sa muli at muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. See you my next video. Thank you for watching.